Kakapasok lang na balita, sinagot na ng China ang babala ng grupong G7 na Pilipinas ang gustong kampihan matapos magsalita ang 7 malalakas na bansa sa mundo na kontra sila sa China at dapat daw itong pigilan. Sagot naman ng Chinese Foreign Ministry, mariin nila itong tinutulan ang pakikialam sa China ng G7 dahil hindi naman daw nito pinapansin ang katotohanan at gustong guluhin lang ang China ng G7. Ngunit buwelta sa China ng G7, tigilan nyo ang panggugulo sa West Philippine Sea, China, kung ayaw nyo ng ultimatum sa G7. Mariing kinontra ng Chinese Foreign Ministry ang pagpunaan ng G7 Foreign Ministers sa anilay mga delikadong hakbang ng China sa West Philippine Sea. Hindi umano pinapansin ng G7 ang katotohanan at bagkos ay pinagugulo umano ang tama mula sa mali. Isa umano itong pangingialam sa kanilang internal affairs na dapat umanong itigil. Sa pahayag ng G7, na binubuo ng mga bansang Canada, France, Germany, Italy, Japan, United Kingdom at Amerika, sinabi nilang tutol sila sa panghaharang ng China sa South China Sea, gayon din sa napapadala sa delikadong hakbang ng China, gaya ng pambobomba ng tubig sa mga barko ng Pilipinas. Ngunit sa tanong naman kung itinuon nga ba ng Amerika at Pilipinas sa China ang balikatan exercise, at sagot dito ng Amerika, wala daw itong bansang pinatutunguan pero hindi magdadalawang isip na atakihin kung sino mang makikialam sa balikatan. Gagawin po natin yung kailangan gawin at sisiguraduhin natin na walang makaka-istorbo o makakagambala doon sa mga nasabing exercise. Balikatan represents more than just a showcase of military readiness. It embodies the deep-rooted spirit of collaboration and partnership that has defined the enduring alliance between the United States and the Philippines for decades. As the Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines, I officially declare the Philippines-United States Exercise Balikatan 39-2024 open effective today. Babala pa ng Philippine Army, gagamitin na dito ang lahat ng available natin ditong asset para mapakita na daw natin sa lahat na totoong meron ditong combat readiness. Baka kasi sabihin na naman ng China ay Amerika lang sabat ng sabat, kaya magpapalipad na din tayo ng missile sa West Philippine Sea. Lahat po ng available na assets ng Philippine Army ay gagamitin natin para makita natin yung interoperability nito sa lahat ng major service. Titingnan natin kung inline ba ito sa mga current SOPs, yung TTPs natin, yung Tactics, Techniques and Procedures pagdating sa combat operations. Kung ikaw ang tatanungin, Kawan, anong yung opinion sa balitang ito? Mag-iwan ka lang yung komento at atin na itong babasahin isa-isa.